Wild, wild ending mga idol. Nagkagulatan sa arena. Pinag-aasar ng Celtics fan na to. Ang fan naman ng Pacers sa nangyari sa endgame. Napaka-intense ng laban na to mga idol. Hindi mo aasahan ang ganap sa Game 3. Sa kasaysayan ng NBA, eto na yata ang Boston Celtics ang may pinakamadaling daan patungong NBA Finals ngayong taon. Dahil sa first at second round niya ng NBA Playoffs, injury sa mga superstars sa kupunan na nakakalaban nila. Ngayon, sa Game 3 ng East Finals, wala si Tyrese Halliburton due to hamstring injury. Buhat mode ka agad si Jason Tatum sa first quarter. Derrick White, nasupalpal lang naman ang 7-footer na si Miles Turner. Nagcapitalize ang Boston Celtics sa kanilang 3-point shooting habang ang Indiana Pacers sa paint halos nagmula ang kanilang produksyon sa scoring. 11 points for Pascal Siakam. Umabot mga idol ng 9 points ang biggest lead ng Boston Celtics sa Indiana Pacers. TJ McConnell off the bench, big impact for Indiana Pacers. Nakat sa isang lamang ng Boston, 32-31 end of first quarter. May mga reklamo pa rin sa opening quarter itong Indiana Pacers dahil sa mga tawagan na pumapabor sa Boston Celtics. Kahit si Tyrese Halliburton sa upuan mga idol, napatayo na at nagreklamo na din sa referee. Second quarter kahit dihado mga idol, nakalamang na ang Indiana Pacers sa Boston Celtics. Ang game plan ni Coach Rick Carlisle, atake ng atake sa paint. Nakakatatlong 3-pointer na si Al Horford, ayaw bantayan ni Miles Turner mga idol beyond the arc. Natawagan naman ang flagrant penalty foul 1 itong si Derrick White nang pumasok sa landing space ni Miles Turner. 3 free throws plus ball possession. Napakadelikado niyan mga idol, ganyan yung nangyari kay Kawhi Leonard nang sadyang pasukin ni Zaza Pachulia ang landing space ni The Claw. Halfway ng second quarter, naitala ng Indiana Pacers sa kanilang first 3-pointer of the game. Palubo na ang lamang ng Indiana Pacers sa Boston Celtics. Total team effort, buti na lang at ibinabad na rin si TJ McConnell, ang backup point guard ng Indiana dahil wala si Tyrese Halliburton. May pa-flex-flex pa itong si Jason Tatum sa Indiana Pacers pero hindi siya nakapagyabang kay TJ McConnell. Gandang shot fake sa play na to, kumagat si Jason Tatum. Umabot ng 18 points ang biggest lead ng Indiana Pacers sa Boston Celtics pero nag-mini run ang visiting team. 8-0 mga idol dahil sa kanilang 3-point shooting. Napakarami ng 3-point attempt nila sa first half. 24 shots sa 3, 10 ang pumasok dyan mga idol habang ang Indiana Pacers 3 lamang at lahat pang yan ay nagmula kay Andrew Nembhard. Late takeover ang starting point guard ng Indiana Pacers with 21 points sa first half, kanyang playoff career high, shooting 80% sa field. Lamang ng isang dosen ang Indiana Pacers halftime, 69-57. Third quarter, hindi pa rin nagbabago ang game plan ng Boston Celtics. Mas maraming 3-point shots. Hindi kagaya noong game 2 na napaka-aggressive attacking the paint itong si Jaylen Brown. Patay naman ang butike sa baseline fadeaway ni Jason Tatum mga idol at after niya, na-high blood na sa official tapos makapisikalan si Miles Turner. Beast mode na si Jason Tatum, double figures pa rin ang inahabol ng Celtics. Nakarelax pa rin ang depensa ng Indiana Pacers kay Al Horford. Nakakapang 5-3 na mga idol ang big man ng visiting team. TJ McConnell, pinipiko naman si Al Horford. Grabe yung hassle ng player na to. Hindi lang sa depensa maaasahan itong si TJ McConnell. So far mga idol, meron na siyang 16 points off the bench. Todo kayod ang dalawang superstars ng Boston Celtics. So far mga idol, combined with 40 plus points na. Under 5 minutes remaining ng third quarter, TJ McConnell, gandang fake. Na-recover pa ng Pacers ang bola at nauwi sa dunk ni Isaiah Jackson. 10-0 run ang ginawa ng Boston Celtics na lockdown malala ang Indiana Pacers. Nagkasunod-sunod ang kanilang turnover kaya naibaba ng Boston Celtics ang lamang nila into single digit, 90-81 end of third quarter. Fourth and final quarter, natawagan ng foul si Jason Tatum na galit sa official. Dinuro mga idol pero hindi tinawagan ng technical foul. Automatic technical foul yan pag ginawa mo sa official. Buti na lang mabait si Mark Davis. Under 9 minute mark, iniwan na naman ni Miles Turner si Al Horford 3-pointer. 3 na lang ang lamang ng home team, 93-90. After timeout, TJ McConnell na ipasok ang napakahirap na baseline fadeaway shot na to mga idol. Andrew Nembhard, 25 points and counting, balik sa 7 points ang lamang ng Indiana Pacers. Last 4 minutes, Jaylen Brown pinosterize mga idol ang napakalaking si Miles Turner. Yun nga lang, sinagot siya ng back-to-back 3-pointers ng Indiana Pacers. Andrew Nembhard, 3-pointer from the corner, and TJ McConnell, same spot, libreng-libre. Kakaiba pa naman din ang Shelly
din itong si TJ McConnell. Hindi pa tapos ang laban, mga idol. 2 three-pointers din ang naging sagot ng Boston Celtics, isa mula kay Jason Tatum, at nalibre na naman si Al Horford sa corner. Last 38 seconds, inaasar na ng Celtics fan na to, ang fan naman ng Pacers, dahil sa 3-point play opportunity ni Drew Holiday, lamang na, mga idol, ang Boston 112-111. Pacers possession, good look by Andre Nembhard, hindi nga lang naipasok ang mid-range jumper na to. Last 5 seconds, mga idol, bola ng Pacers, solid defense by Drew Holiday, nagcommit ng turnover ng Indiana. Dito nagcommit, mga idol, ng foul si Pascal Siakam last 1 second, at sa huli, na-comeback pa ng Boston ng Indiana.